3 questions. Ariam, kasi kapansin-pansin yung pagsusot mo ng local. Wala ka na bang mga important na? Hindi ka na gumagamit. Wala. Zero. Pati ang mga anak ko, puro local na. What made you decide na mag-shift ka na talaga? Wala. Siguro, dumadating talaga sa pagkakataon ng tao na nahihilig ka. At pag may konti kang pambili, nagubulag ka sa mga ganong pagkakataon. Inisip ko sa sarili ko na, bakit hindi ako magsuot ng isang bagay na alam kong makakatulong ako sa ikauunlad ng Pilipinas, kahit sa maliit kong pamamaraan. Siguro ako susuot ko siguro ng logos, way of, siguro showing them na sinusuport ko sila. Thank you, Pompey. Anak, itong mga nakaraang linggo, may mga nagkabatid, nagkatakpo ang mga... Ang saya, di ba? Oo, di ba? How do you feel now, Marianne, after Pompey Kalitativo? And of course, siguro sa hindi alam ng iba, kay Lobby ba? Well, kay Popoy, siguro tama yung sabi niya sa Instagram, mayroon talagang pagkakataon na kailangan mo talagang ipagpaliban ang panahon para maghila ang mga sugat na nasaktan. Sabi ko nga, hindi ko na i-elaborate si Popoy kasi na. Syempre hindi naman ako nakipagbati para alam mo yun. Tsaka, alam namin yung sa basta, mahal ko siya mula noon hanggang ngayon. At kung nasaan man ako ngayon, ay utang na loob din sa kanya. At ang utang na loob na to, tanamin kong talaga utang na loob hanggang sa nabubuhay ako. At i-extend ko yan. Actually, kahit kay Zia, sinabi ko sa kanya, pupunta tayo kay Mopsy. Alam mo ba kung sino si Mopsy? Si Mopsy ay ganito sa buhay ko. So, very vocal ako sa mga anak ko kung ano yung nagawa ni Popoy sa buhay ko. At nagpapasalamat ko na buong buhay ko yun. Alam namin yun. And si Lobby po? Wala namang away na naganap sa amin ni Lobby. Kaano alam mo nung mga panahon yun ng temptation na yun? Well, okay lang yan. Alam mo, habang tumatanda ka, minsan, pag tumatanda ka, siguro mas gusto mo mas masarap na buhay na araw-araw may makakasalubong ka na nakangiti sa'yo, di ba? At wala kaming away ni Lobby. Wala akong naisip na away namin ni Lobby. At nagpapasalamat ako sa Sandy Pinasayo. Of course, doon kami nagtapos sa Sandy Pinasayo. At nakita kami na wala kaming usap. Nagyakapan kami, kamustahan kaming dalawa na napakasarap sa pakiramdam na, alam mo yun, ang sarap ng ganun eh. Wala kang iniiwasang tao, masaya ka. Diba? Hindi ka duduktungan lang po. Oo, mabuti naman. Walang itay. Hindi yan sa... Diba? Mas masarap yun. Mas masarap na walang kaaway. Lahat kabati mo. Lahat, alam mo yun. Tsaka tanda ko na, dalawa na yung anak ko. So gusto ko makita ng mga anak ko na masarap mabuhay, na walang kagalit, na masarap mabuhay, na puro pagmamahal ang ibibigay mo, di ba? What for? Ba't pa ako magiging, di ba? Diyos ko, bait na ni Lord, binigay ng lahat. Ano pa ba? Why not? Oh, di ba, Lord? Madami pang anak ha? Yan. Ito bang renewal mo sa beauty derm? Itong parte bang ito ng talent mo, bibigay ka sa Mindanao? Ano yun? Bibigay ka sa Mindanao victims? Sa biktima ng Lindon? Ay! Kasi nga, di ba nakakatiwa kaya? May usapan na kami ni Ate Ray dyan. At very, si Ate Ray talaga nung sinabi ko na humahalap talaga kami ng mga donations for the, na alam mo yun, yung mga nangailangan talaga. Ayun, by this week, magpapak na kami. Tapos, yung Yes Pinoy Foundation ang isa sa mga namumuno talaga para matulungan natin yung mga kababayan nating nangangailangan. Thank you, and good luck to you. Parang gusto mong talongin yung talent feed ko, ha? Gusto mong talongin. Yan, sabi ni Ms. Ray kanina, sobrang effective mo mga endorser. And totoo naman, pagbukas pa lang din ng TV, bukod sa beauty term, mula umaga hanggang gabi, may commercial kang napapanood. Totoo ba? Ano feeling na parang yung dating trolo ni Chris Aquino, ikaw na? Ay, hindi. Ang hirap magkumpira ng tao sa isang tao. So, walang comparison. Ayoko ng comparison. At ninang ko yan, nire-respeto ko yan. Iba ang narating niya, iba ang binigay sa akin ng Panginoon. So, very thankful ako. Dati kasi, nung single ako, wow, more endorsement, ipon ako. Wow, nasa TV ako. Ngayon, pag nanay ka, iba. Salamat, Lord. Makakaipon ako para sa mga anak ko, sa magandang future para sa mga anak. And may mga ano ka ba? May mga fears ka ba para sa sarili mo, sa family mo, sa career mo? Fears?
sa mga ang pangit eh, ayoko eh. Mawala ng ng mahal sa buhay, siguro yun lang. Pero ako, tumandal. May mangyayari, malosyang, whatever, magkarigas, magkaputibo. Okay lang. Ganun ang buhay. Hindi mo pwede kontrolin yun. Ang mahalaga, yung nasa puso mo, na pagtanda mo, nandun yung asawa mo, at pinag-uusapan niyo yung mga bagay-bagay na magandang nangyari sa inyong dalawa. Siguro yun ang nililook forward ko. Kaysa i-fear ko yung sarili ko na, ay, nakakatakot, baka ganito. Hindi. Mas gusto kong i-alalahanin ang magagandang mga bagay. At alam ko naman na, alam mo yun, mas maganda siguro na ganun kaysa matakot ka. Diba?